Sige lang, sige lang, manay. Yan. Ayan, ayan, malapit na. Ang English niyan ay ano eh, calabash fruit. Or tinatawag nilang miracle fruit. Ayan, oh, punong-puno siya. Ayan, yan yung nilalaga. And then, hindi siya nilalagyan ng tubig. Kusa lang siyang nagkakatas. Oo, ayan. Ayan, kakayurin mo yan hanggang sa masaid. Ayan. Ayan, oh, punong-puno. Ayan. Tapos yung natitira kakayurin. Tapos ilalaga siya ng walang tubig. Kusa yung mag-perform ng ano, liquid. Gagawa siya ng kanyang sariling juice. Ayan, ganyan yung pagkakayod niya, yung paraan ng pagkayod ng calabash fruit or ang tinatawag nilang miracle fruit. Ayan. Pag natapos na yan, ayan, pwede nang ilaga. Ang dami, oh. Sa 5 lang. Sa 30 minutes. Ayan na. Itim na siya. Very smart. Expired na. Expired na. Ito na. Kaya labasan niya. Itim. Ayan. Ah, malinis na ano. Ilalagay niyo sa malinis na towel or any cloth na pwede nating gamitin yung malinis and then pipigain. Ganyan no, para hindi mo siya ano hawakan. Pwede mong itulak ng sandok. Yan, kagaya niyang ginagawa ni Manay Pin. Ayan. Natapos na siyang kumulo and then pipigain. Yung isang ganito kalaki, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang napiga or nagawa. Ayan, ayan o. Oh, isang pichel at saka isang ganito. Malaki na din. So, siguro ang estimate niyan ay nasa 1.5, no? Manay, 1.5 liters at saka siguro kalahati. Ganun. Mga 2 liters. Yan, yan. Yan o. Tingnan nyo, kulay black siya. Pero ang sarap niyan. Ang sarap ng lasa niyan. Ayan. Sana'y nagustuhan nyo ang aking way ng pagluluto. At ito talaga yung ano, tamang way ng pagluto ng calabash fruit based sa aming research. Ayan. Thank you so much po sa panonood ng aking video. Ayan. Maraming salamat po. Bye-bye.